Bybit is a crypto exchange that lets you buy and sell crypto fast and fuss-free. Bybit is a crypto exchange that lets you buy and sell crypto account fast, and fuss-free. Seriously, luckily fast. For you, let's see how fast into it really a Bybit is. Account is fast. Max, you seriously think you can cross the line let's before I sign up? Really is. Have you seen what I'm driving? Max, you think you can cross the line before I sign up? Have you seen what I'm driving? Let's go. Let's go. Bybit is a crypto exchange that lets you buy and sell crypto fast and fuss-free. Bybit is and a crypto for exchange you, that lets you buy and sell crypto. Bybit account is fast. Seriously fast. Let's see how fast it really is. Max. Welcome to sa ating evening show. Live Signals, Crypto Trading, saan gabi-gabi sinisilip natin yung mga paborito nating cryptocurrencies at syempre nilalatagan natin yan ng trade plan para alam natin yung mga umpugan at mga talpugan. Yung mga bago po sa tambayan, welcome po, huwag kalimutan i-click ang subscribe button sa YouTube at yan notifications bell, paki-on po yan sa Facebook exclamation point notify naman ang tinatay para lagi po kayo updated yung may live si Kuyang. Ayan, ngayong gabi pag-usapan natin ha, medyo malaki yung outflow ng Grayscale, no, GBTC. Pwedeng ito rin yung dahilan, no, bakit hindi makaangat-angat din sa all-time high itong BTC. Basahin natin yung balita na yan. BTC charts, isilipin natin yung mga manokis nyo habang maagay. Palista nyo na para masilip natin. Kuyang knows for the night. Ayan ang mga abangan natin ngayong gabi. Ayan, kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo rin dyan para sagutin natin sa abot na makakaya natin, ha. Parang kagabi konti na chart natin, no? Isa lang yata na chart natin. Pero sana marami na pulot, no, kagabi sa ating kwentuhan kagabi. Right, no. So tingnan natin. Manilip tayo ng charts ngayong gabi. Quiz Boy, ang magandang gabi sa iyo. Quiz Wag ako. Ayun, pangalawa siya. Quiz Japs, good evening. Quiz Arnold, good evening sa iyo. Oy, Kuyang Richard, magandang gabi, magandang gabi. Kamusta yung pasyal mo sa Cavite? Nakita ko yung pinost mo, mukhang maganda yung pinunta mo, nag-around the world ka pa kahapon, ha? All right. Itong portion natin, itong simula, brought to you by Bybit. Ayun, mga kuya, mga tenga, wala pang account sa Bybit, nandiyan po yung link sa description ng video natin. Pwede kayong mag-open ng account sa kanila at meron silang launch pool ngayon, tapos na yung ENA kahapon, natapos yan, pero naka-stake pa rin yung USDT eh. O, tapos may pumasok pa ulit kanina, ewan ko bukas, parang bukas pa yan ma-unlock, auto-unsubscribe yung USDT na nilagay ko, pero parang may pumapasok pa kanina eh. So hayaan ko lang muna yon, then I will transfer the stake dito sa USDT pool naman. Ayan, ng APRS. Ayan, ayan naman, wala na ibang pagpipilian sa ngayon. Oh, you can click the subscribe, no, pagka may account na kayo, you can click subscribe para updated kayo pagka mayroong mga bagong ano, bagong launch pool or pagka matatapos na. Right, na so click nyo lang itong subscribe para ma-notify po kayo kapag ka mayroong mga bago sa kanilang launch pool. Ayan, open na ng account sa Bybit, nandiyan po yung link sa description ng video natin. Punta na tayo sa ating balita mula sa coinedition.com. Sabi dito, Grayscale's 155 million outflow counteracts inflows from BlackRock.
Bitwise, Fidelity. Alright, no? So dun sa 155 million outflow ni GBTC, meron din namang katapat. Si BlackRock ay nasa 128 million yung inflow. So halos nag-offsetan lang sila. Alright, no? So malaki rin ang naging inflow ni BlackRock, no? So pag pinagsama-sama lahat-lahat, net outflow ng less than $20 million, no? So pag pinagsama-sama yan lahat, no? Tingin ko pwedeng naglilipatan nito, eh. Pwedeng naglilipatan yung mga lumalabas ng kay Grayscale, pwedeng pumapasok sa iba, pwedeng pumapasok kay BlackRock, no? So matatandaan nyo, nagbabaan sila ng mga transaction fees, no? So naglalabanan ng transaction fees, and if you're an investor, no, maraming mga investor very particular sa fees, no? So kahit na maliit na interest rate, 0.05, malaking bagay sa kanila, no? So especially yung mga malalaki talaga yung placements, no? So pwedeng ganun, eh. Pwedeng naglilipatan lang itong mga Bitcoin ETFs natin, no? So the Bitcoin ETFs landscape has witnessed the second day consecutive negative outflow, primarily influenced by Grayscale unyielding outflows, no? So tuloy-tuloy talaga yung outflow, parang hindi pa to nagkaroon ng positive na ano, eh, na flow si Grayscale, puro palabas talaga. Pero si BlackRock tuloy-tuloy naman yung paglaki ng kanilang inflows, no? So 128 million, no? So malaki rin. All right. Bakit importante nabantayan natin? Kasi nga ito yung narrative natin ngayong taon, no? Itong Bitcoin ETF at yung potentially yung Ethereum ETF, no? So kaya binabantayan dapat, dahil ito yung market mover. Bukod sa mamaya may CPI 830, no? So expect volatility nga pala, ha, sa gold, no? Yung mga nagte-trade ng gold, sana nakakota na, pwede nang huminto. Kung ipit, mag-intay, mga kalaya din. Mga kalaya din, malamang manunundo rin yan mamaya si Goldie. No? Pero kung wala namang trade, no, as of now, wala naka-open, hayaan mo na, intayin mo na mamaya. Intayin mo na gumalaw yan mamaya, mas madali na intayin mo. Marami na siyang maipit, kung sa taas man o sa baba, no, tsaka natin i-counter. Right? No, kasi bumabalik din naman yan. Right? No, so, same with Bitcoin, ganun din ang mangyayari. Malamang, no? So kasi parang kung nasan tayo kahapon, nandun din tayo ngayon. Bitcoin halving countdown, 9 days na lang. ETA, 19th of April. Ayan, sa umaga to sa atin, madaling araw. Alright, let's go sa, eto, nandito na tayo kay gold. Eh. Sige, ito muna tayo kay gold. Teka, tinisin ko lang yung chart. Alright. Gold. Meron tayong parallel channel kay gold, no? So yun yung inuumpugan in the past few days, no? Diyan na uumpog, no? So nag-a-adjust lang tong channel kasi this is regression band, no? Regression trend to. So nag-a-adjust siya. Kaya nagkaroon tayo ng possible resistance dito sa bandang 2380 area, no? Dahil mauntog ulit yan dyan sa channel, no? So if ever later on, later itong CPI natin, kung sakaling hatawin, no? So you know kung saan posibleng maumpog, no? So 2364, yan yung recent all-time high. Tapos pag binrake niya, possibly 2378 to 2380 area ang tinitingnan natin na resistance for gold, no? Kasi sa ngayon, nasa price discovery yan. Nasa price discovery, all-time high, eh. Ang lakas, no? So, this could be cost
course by the ano ba ito, inflation. So gagalaw to mamaya. And there is an attention no sa Middle East with Iran and Israel. So ayaw natin mag-develop 'yan, no? Pero kung sakali, this could be a safe haven play. Alam naman natin kapag mayroong mga geopolitical unrest sa mga bansa, no, eh nagkakaroon ng safe haven play. Ibig sabihin, yung mga investors, they run into gold, no, and possibly Bitcoin as well. No, kapag mayroong mga kaguluhan, no, sa mga ibang lugar, no, particularly ang gera, recession, no. Magandang evening sa iyo, ating Joan. Ayan. So, pwedeng ano, ito yung nagtutulak sa presyo ng gold ngayon. So, congrats sa mga nakakota na today. So, okay naman yung kanyang galaw. Right? Pero shinare natin do sa ating VIP, no? So, there's a possible ano eh, downside, no? Hanggang 2338 na, so yun yung chart natin. To complete this ano, ayan, ito yung nakikita natin eh, possible breakdown diyan sa neckline diyan. So if we see a pump kahit diyan lang 2351, so the break dito, ayan, could take us around dito 2338 2335 for gold, no? So but depende pa rin, syempre pwede mang gulat, pwedeng hatawin mamaya 8:30, no? So titingnan natin yung volatility niyan mamaya ni gold. BTC tayo. Oy, Kuis Al Erickson, magandang gabi, Kuis. So nandito pa rin tayo sa area kung nasan tayo kahapon, no, more or less. Wala namang masyadong kumbaga, no, so papunta sa halving, dribble, okay lang. Okay lang din naman 'yan. No? So but parang meron din siya, no? So parang pwede rin to magkaroon ng ano. No, pwede rin to magkaroon ng breakdown dito sa area na to. So you watch out this area. Yeah, ang 68.5 area. So the next support, no, so ngayon nandoon tayo sa 0.5. Maalala niyo, sabi natin yung FIB 382 nag-hold for nung Tuesday kahapon, no, so nung breakdown 0.5. The next support 67. Now bear market na ba pagdating diyan? Tingnan natin. Hindi pa rin kasi ito medyo malayo na kung sakali ay itong 64.5 area. 64,500. We look for the next support areas. Now okay na ba sumalok? Hindi pa. Iintayin ko pa. Ayan, mag-iintay pa ako dito sa baba ulit ng stochastics niya, no. Remember the last time nandito lang eh. 20 lang yung stochastics RSI, nag-bounce na tayo, no. So I will wait for that area again, then titingnan natin kung merong malupit na nabuhusan, no. Kagaya nito, ayan, kagaya nitong kandila na yan. Pagka meron na malupit na buhusan, tapos pupunta ulit siya diyan sa key area, then maybe, no, maybe kahit na nandito pa lang siya sa stochastics RSI 20, candidate na yan ulit para pasukan natin, no. But for me, for now ay hindi pa, no. So kagabi yata or no isang araw tayo nagbenta nung mga spot natin sa Bitget naman, sa copy trade naman natin sa Bitget. Okay, yung mga EYDX, Matic and Chainlink, no. So binato na muna natin. And maghihintay ulit tayo na makasalok, no, so based on our indicator, no. So yan lang, simple lang yung ano natin, indicator, no. So minsan may entry, minsan wala, which is okay, ganun talaga, right, no. So importante siguro mga within a month, mga dalawa tatlong entry nagbibigay naman yan yung indicator na. All right, for shorter time frame, for now yung pa lang, yung pa din eh, no, yun yung nag-hold 0.5, no. So mamaya gagalaw. Mamaya pagdating ng 8:30 yan, in 15 minutes gagalaw yan.
si Pitoy. Yan. So doon natin malalaman kung saan yan babasag, no? So usually malakas yan, no? So if we break, sama na natin to. 69.7 area, no? Kasi pagka dito lang, may pivot tayo sa 69.7, no? So we break 69.7 area, 70k, no, will be the next resistance. If we break down naman sa 68.5 area, ito yung kasunod, 67.682, no? So i-weigh mo saan yung mas malayo na support or resistance, no? So for me, ito mas malayo-layo, no? So pwedeng diyan pumunta ngayong gabi. Tingnan natin, no? So you wait doon sa mga areas, no? Makita mo pagka merong mabilis, let's say binomba ng mabilis mamaya, okay, merong magbiglang maglong long green dito, long green dyan. Tapos let's say 70,000 70,500, so pwede mong i-counter yan dyan. So, pabalik ulit saan? Pabalik ulit dito. The same thing naman dito. Let's say nagkaroon ng breakdown. Yan. Papunta dyan sa area. Pabalik lang ulit. You trade the bounce or you trade the correction nung pump, no? With this kind of news. Yan. Pabalik-balik lang yan for now. So, tingnan natin ang magiging resulta mamaya. Prediction, I do not do prediction. Sorry, Boss Joshua. No, so pinapakita natin yung mga possibilities, no? So we do not predict the market. Hindi po tayo yayaman dyan. Win mo, no? So pagka nag-breakdown siya, saan ka mag-aabang, no? So saan ka mag-aabang ng talbugan, no? Pag, no, kasi pwedeng mabilis lang eh. Pwedeng mabilis lang, no? Pwedeng ganito itsura eh. So let's say ito tayo ngayon. So yung market, say mag-pump. Hey, sorry. Pump bigla, no? Yung mabilis. Then umaabot do sa key area mo, no? So go for a quick short, no? Pabalik lang ulit. Pwede nga ganito lang kasi pwede magkaroon ng continuation 'yon. All right? No, pagka naman binuhusan yung key area natin sa baba, yung 618 kanina. Mabilis din, no? Mabilis lang din yan. Then you go for a bounce. Hanggang saan? Hanggang dito lang din kasi pwedeng magkaroon din ng continuation naman. Papapa. Alright? So, that's how I trade the news, no? But usually, I don't. Unique na. Alright. Magandang gabi sa mga nakatambay dyan sa TikTok natin. Pakibomba na yung mga likes. Ayan, salamat ko. Dariles. Ginto, okay na. Okay na, nasilip na natin yung gold ko, isa. Ayan, maraming maagang nakita ko kayo dun sa Patreon ni Tito G. Maraming maagang nakabudeg kay Goldie, ha. Congratulations sa inyo. Kuis Doy, magandang gabi. Kamusta? Ako nag-enjoy ako dun sa launch pool. Ayan na, medyo gumagalaw na yung gold, ha. Pumupomba. So, ayun yung gold, ha. Teka. Sa 5 minutes kasi. Ah, 1 minute pala yun. 1 minute chart pala ako nakatingin. So, kay gold, ganun din, ha. So, although we are looking at this, no, possibility, ay eto pa rin, no? So itong area, so kasi may konso tayo dito, merong sharp move, no? So ito yan. So you wait for the break dito sa area na andun yung next na malakas na galaw, no? So but be cautious do sa pivot 2351, tapos may area tayo sa 2354. Ayan, meron tayong area of resistance na diyan, no? So yung nag-act as support nung mga nakaraang araw at kanina, no? So nag-support din yan, tumalbog din yan dyan, no? So yan ang mga pwedeng untugan. Okay, yan ang mga pwedeng untugan ni gold sa ilalim. Eto dito sniper area natin, 2338 area, dyan naman tayo mag-aabang, no? But si kuyang ay hindi na magte-trade ngayong gabi,
Diba? Hindi na ako mag-trade ngayong gabi. Kota na po. No? Kota na yung mga naka-copy-trade sa atin sa XNES. No? So, meron kaming copy-trading sa XNES. Gold trade. No? Message nyo lang po ako. Alright? Yes, yes, yes. Oo, triple bottom. Okay. No? So, a few minutes. 8 minutes. Gagalaw na yan. Sige. Solana naman tayo. Konti lang na sila. Uy. Uy, nag-aabang ng dip ni Solana. Ayan na. Alright. Stocks, no? With Solana. And you want to bodega Solana. So, that's the area. First area mo to buy. Sol. Alright. No? So, pwede mas mababa. Yes. But, who knows, no? Hindi natin alam kung hanggang saan yung magiging dip na yan ni Solana, no? Pero dito, ito yung golden zones natin, 133, 109, and 85. No? Pero medyo malalim-lalim na yan. But still possible, ah. But usan hanggang dito sa 85, baka hindi ka pa bumili. Baka hindi ka pa bumili dyan, ha? Sa 85, sa 109. Oo, dyan na po ang kargahan ngayon. Siyempre, habang po tumataas yung presyo, yung dip po ay tumataas na din yung mga targets, no? So wag mo na to abangan sa 20, no? Kasi baka mamuti yung mata natin sa 20. All right, kahit is in front of us, no? So yung areas eto 85, 109, 133, no? So but if you want to build a base, no, with Solana at nag-aantay ka ng dip, no? So dito kating-kati ka na kasi mukhang gagawa na naman, no, para meron ka pang pangsalok dito sa mas malalim, right? No, so never ever go all in with any token, no, kahit kay Bitcoin, kahit Ethereum, wag kang mag all in. To buy, to hold, or to sell your tokens, ha? So this is just a guide, no, kung trip mo na, nandito na naman yung presyo. Okay, nandito na naman yung presyo. Pagka umaangat na, doon na naman kayo magtatanong, okay pa ba bumili ng Solana? Okay? Now, dip yan. Still, this is a dip. No? And if your strategy ngayong bull run is to buy the dip, ayan na po yun. Alright? Pwedeng mas malalim. No? Spot, ha? Spot ang pinag-uusapan natin. If you're doing, so paano? You go to, let's say, this is your key area. No? So this is a support area for, no? Kita nyo ba? Okay. And, pwede ka pa bumaba. Let's say, kasi mabilisan kapag ka, no, so you wait for that same move dito. Okay, because that's a key area, nagkaroon ng buhos, may mga naipit na po dyan. No, so ayan, yung ganyang klaseng bounce, no, so you wait somewhere dito. And then you can take profit somewhere dito. Mabilisan lang kasi naka-leverage po kayo, eh, no. So huwag na masyado maghangat dito. Pwede rin naman, no, so kung trip nyo, then move your stop to your entry, or mag-trailing stop na kayo kapag tumama yung inyong abang dyan sa area, no? So, but usually, that's how we do it, no? So pagka merong mga ganyan, mabilis, no, so naghihintay tayo ng bounce dyan, then ayan, sa previous support, nag-out na rin tayo kasi naka-leverage man po kayo. Alright, ganun mag-snipe. Okay, that's Solana. Alright. Paano po kayo bumibili ng coin? Limit order ba or market order? Usually, market order kasi sa spot ako na nagte-trade, kuya. Pagka nakita kong okay na, binibili ko na. Hindi na ako pumipila kasi ang iniintay ko yung area. So let's say, kunyari dito kay Solana, so iniintay ko itong buong area.
Okay? Itong buong area. Ngayon, pag nakita ko na nandiyan si Solana at pabili ako sa spot, okay? Kung pabili ako sa spot, bibilin ko na yan dyan. Bibilin ko na yan dyan and wait na lang ulit ako na mag-bounce. Okay? Sa... Dati kasi pinipilahan natin eh, no? Kaya lang rising na po yung market natin, meaning mas mabababaw na yung mga bounce, no? Nung bear market kasi, ganito yung galaw ng market. Diba, gumaganyan. No, so say galing yan dito. No, so pwede may mga inaabangan ka na area. Ano, so mag-iiwan ka na diyan sa malayo. Kasi nga pababa yung market. Eh ngayon po paakyat, no? Pagkapaakyat, kabaligtaran dito, no? So ito kasi pababa. Sa pagpaakyat, mas mabababaw na. Yung na yan, merong ano dito, merong key level, binibili ko na diyan, no? Same with gold, no? Same with gold, we are using ano kasi 5 minute, 1 minute time frame with 1 hour for sa key area. Hihintay lang tayo ng konting ano panahon. Minto or mag-needle ay pumapasok na tayo sa market, no? So hindi na natin pinipilahan kasi minsan tumatagot. Ka rin ba ng link? Yes po. Oo, meron akong bodega to kanina, gold. Basta bull run ngayon, dapat bili lang bili, wag na tanong. Sabi ni Quiz Danilo. Tama naman, pero okay lang naman magtanong. Oo, okay lang naman mag ayan, ang lakas ng buhos ni gold. Ito pala. Ayan, no? So it's 8:31. Ito yung sinasabi natin. Sabi natin magalaw. Bam. So that's a 5-minute candle. Ayan. Ayan, malapit na yan. No? So titingnan lang natin yan. Let's say sa 1 minute. Let's see. Tayo natin to Miguel. And then, and wait here. That's the bottom, no? So you can wait here sa bounce. Ayan. Then you TP somewhere. TP somewhere dyan. TP man. Next level. Alright. So that way, hindi natin nasasalo, no, yung buhos. Kasi if ito yung difference, no, ito yung difference. And this is what I've learned, no? So yung mga nakaka-copy trade sa atin, no, sabi natin marami tayong natutunan nung March. Marami tayong natutunan nung March. No, so this is what I've learned. Pagka ganya, ay di, dito na lang. Dito na lang. Ayan. So pagka ganyan na binubuhusan, yes, there's a possibility na hindi na yan lalayo eh. Hindi na yan lalayo, especially kung nandun sa key area. No? So nasa yung key area natin, nandito. Lalim na pala. So tumagos na tayo sa area dito, tinagos. Okay. Yan. No? So meron tayong low dyan. Now, if you buy, sabi natin pag binubuhusan, no? Pag binubuhusan, you look for opportunity na dyan. So ang mali natin, nag-e-enter na tayo dyan. Why? Because it's a key area, pasok tayo dyan. Okay? Kaya, ang problema, kagaya nito, nagtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, bleed tayo dito. Mga dude. Magbi-bleed tayo dyan. So, what I have learned, no, is to wait for the other side of the V, no? Kasi reversal trade yung ginagawa natin, no? So kasi binuhusan, no, you're waiting for the reversal, no? So you're waiting for that big move. Okay? Pagka dito ka sumalo, ang layo ng susunod. Kasi nandito yung susunod natin na area. Okay. Kung nag-stop loss ka, ang layo ng stop loss mo, no? Kasi hindi ka makapag-stop loss dito habang binubuhusan. Right?
ang natutunan natin, if binuhusan na, okay, so you're interested na, tumagos, okay, eye on the target ka na, no? Uminto na siya dyan, so uminto na siya dyan, now you will wait for that bounce. Ayan, you will wait and you will buy on the other side of the V. No? So usually, ganyan yung mga reversal, di ba? V or W. No? So you wait for that area. So pwede dito. Ah, 1 minute na to. 1 minute time frame na to. Pwede dyan. Diyan ka papasok. If you're using, wala pa yan. No? So bababa ka sa 1 minute time frame. Ayan. No? So the moment it closes above here, you can get your first tranche dyan. No? So sa magtitipi, tipi when happy. No? So kung saan ka happy, kumagtitipi ka. Alright? No? So yan yung makakapi dito sa atin. No? So in the past few days, you will notice, no, medyo selective na tayo. Sobrang pili natin sa, ayan, no, so parang ganyan. So you will wait for that bounce, no, dito. Ayan, so dyan ka napapasok. Then you will TP sang stop sa, ano mo, stop sa entry, no. But most of the time, hindi na yan lumalayo dyan. Right, no? So pag lumayo and nandito ka na, medyo malapit ka na, yung second tranche mo nandito lang ulit. Mag-aantay ka lang ulit ng ganitong klaseng setup. No? So that's what I've learned, no? And that's what important, no. Di balit, natatandaan niyo, sabi ko sa inyo, negative 2% kami nung March. No? So umabot kami ng -18, -20%. At ayun, today parang ano na kami, positive 5% na yata kami as of today. Okay, tapos konting trading days lang si Kuya kahapon. Parang isang trade lang yung nagawa ko kahapon, $1 lang yung kinita namin. No, today almost $30 yata ang gain namin. All right, no. So if you want to join us, ayan, nandun. Mag-message lang. Pag sakang gold, babalik din po yan. Babalik din po yan, hindi na po yan lalayo diyan. Ito yung sinasabi natin, naggalaw, no, nung news, no. So if let's say papasok ka diyan, makakalabas ka somewhere, no. So hindi na yan masyadong lalayo diyan. Pero pwedeng may continuation. No, pwedeng may continuation. Let's say ganyan lang yung maging galaw. Pwede merong continuation 'yan. Pwede rin naman na ganito that for yourself. Minsan nagtitipi kami ng, let's say, pumasok ko ng 2333, 2334, pwede na, no? So depende. If sa 0.01, you have $1 already for a quick play like this, not bad. Okay, no? So pagka tiningnan mo kasi sa 5 minutes, why we are going down sa 1 minute? Kasi pag tiningnan mo sa 5 minutes, wala ka pang entry. Nandito pa yung entry. If you're waiting for that, ano, for that high probability reversal, no? So medyo late ka. Medyo late ka dito. That's why bababa ka sa 1 minute time frame, no. So pwedeng, let's say, lagyan ng trend line, no. So you buy the break, no? Tapos ayan, somewhere there pwede ka na mag-TP diyan. Right, no. So medyo malayo-layo na 'yan. Ayan, nag-alarm na. Kita ba diyan? Hindi kita dun sa ano, 'yan yung alarm, no. Sniper zone 'yan, nag-alarm. All right. O, kasi yan yung kaninang binasag, no? So yan yung binalik natin na area, tanda nyo kanina. Ayan, binalik natin yung area, dyan tayo dapat mag-aabang kanina. Okay, pero nga we are a change, born again na tayo, change man na tayo, so we're not doing that anymore. Kasi malalim yan, mag-bleed yan, kakabatutan na naman tayo. No? So si Kuyang kasi sanay dun sa ganong kalalim na bleed. No, sabi, before you entered, no, nando naman sa pin post natin, no, yung sa strategy natin, yung maximum drawdown based on backward and forward testing ko na kayong nakakopy, no, so kailangan mag-ingat. Ayan. Quiz Junel, marami po ako natutunan sa inyo. Ay, sana naman. Ah, kasi new trader ka. Kaya marami ka pa matututunan dito kasi new trader ka. Pagka magagaling na ng mga trader, ayan, kasi bakit?
At we have a tendency na sa dito sa trading, kapag medyo matagal ka na, hanap na tayo ng hanap ng kung ano-anong kaliwat kanan na strategy na pwedeng maidagdag no, sa ating trading system. Okay? Ganito yon, ganito itsura. So if you're a newbie, you start with zero knowledge. Tapos, medyo matatalo ka, bababa ng konti. Tapos, maghanap ka na naman, magdadagdag ka. Tapos, may makikita ka na dito. Ayan, kasi, 6 months out, meron ka ng strategy na nag-work sa'yo. Alright? Kaya lang, ikaw, macha-challenge ka, magdadagdag ka. Dadagdag ka ng kung ano-ano indicator dyan, kung ano-ano strategy pa. Hanggang sa mawindang-windang ka na ulit, bababa ka ulit. Bababa ka ulit. Tapos, pagka tumatagal ka na, so ayan, ginagamit. Kakaroon ka ng drawdown, kikita ka, ayan, drawdown ulit na mas malalim. Then you will resistance, natuto ka ng trendline, natuto ka ng price action, natuto ka ng candlesticks. Gumagana pala. Yun pala ang mas madaling gamitin, yun pala ang gumagana. So, but, doon sa haba ng panahon na you traded, babalik ka doon sa basic. So, mas madali. Mas madali na. Kasi equipped ka na with the proper mindset. So, ayan, ganda ng bounce. So, kita nyo yan, needle na yan. Boys, so, ay, magpapump yan. Kasi CPI, all-time high. Bang, bang, bang. So, pagka tinamaan tayo ng dintik dito, ayan, masi-shake out po tayo dyan. Right, so it's better to wait for the ano, for the initial move kasi tumitigil lang consolidate kanina and possibly pa nga bumasag ng pivot yan no? Depende no? Tingnan natin BTC, balikan natin yan, ha? Ganun din yung ginawang move right times na forks ayun yan, kakabanggit lang natin no? So tumaman tayo 618 676 area. Congratulations. So now you're waiting for the bounce. Yung mga quickie play, so let's say bumanat ka diyan. So say bumanat ka dito. Yan. So pwede ka na mag-stop dito. Pwede mo ilagay yung stop mo dito kasi pwede magkaroon ng continuation. Pwede magkaroon supply. Pwede magkaroon ng continuation. Alright? So, ayaw mo na sumama doon. So, magkaroon ka ng stop somewhere dito. Okay? But, kung tutuloy naman, so, mabilisan, so, pwede dyan. Tipi na tayo dyan sa area na yan. Dito. 68.6 area. So, depende sa inyo. Hanggat masaya kayo. Tipi lang po ng tipi. No? So, yun ang ating panuntunan. Eh. Kaya tayo nagtitrade para kumita. No? So, hindi tayo naglito. Share ko sa inyo. Meron ako kakilala. Mag-aaya yun mag-bingo. Sabihin niya, Tol, bingo tayo. Samahan ko siya. Tagda-drive ko siya. Punta kami na SM. Aba, mananalo na ng 10,000. Kaya lang kakaupo niya lang. Oh, kakaupo niya lang after 10 minutes meron na siyang 10,000. Ayaw umuwi. Ayaw umuwi kasi kakarating lang daw namin. Oo. Oh, so yun yung sugal, 'di ba? So sabi niya kakarating lang natin eh sayang naman. So ilalaro niya ulit 'yon hanggang sa maubos. So same thing pagka sa mananalo na siya ng 20,000. After 1 hour, ayaw niya pang umuwi. Sabi niya, inom ka lang ng ano dyan, inom ka lang ng beer dyan, o kaya mag-a-choco ka lang dyan, panoorin mo lang. Ganun, no? So, dito, pero dito sa trading, no? So, we take whatever the market is giving us. No? Yung mga 1 minute, 5 minutes, we're taking that already. We're closing the trades and we are not hoping na tataas pa siya. Okay, why? Kasi, so, you saw kung gano'n yan kabilis binuhusan, no? So, this 1 minute chart. No, pagka po nagkaroon niya ng continuation, mabilis din ulit. No, kasi bakit? Pagka binasag tong low na to, ayan, no, so ibig sabihin, mas malakas yung selling pressure. Mabilis yan ulit. Dito mo ngayon yan ulit aapak. Ano, so, konting bounce,
tapos lang ulit. Right? And remember, you are using a shorter time frame. Okay? If you are able to take partial profits, better, no? Kunyari may dalawang entries ka. May dalawang entries ka diyan. Kunyari pagdating dito, secure mo na 'tong isa, iwan mo 'tong isa. Alright. Sige. Magkaiba ba yung key area sa resistance? Usually, it falls on the same area. Kuya Kim, it falls on the same area. It's just that sometimes yung areas, no, although they move, eh. They move. Pareha sila nagmo-move, no. Parang kanina, we kept on moving the area, no, kay Gold. Kasi kada gumagawa siya, ng kanina kasi ganyan, binump, tapos ayan, ayan, parang ganyan yung stance, okay? But we left the key area dito sa all-time high. Ayan, nandyan pa rin, tapos dito sa ilalim, yun nga yung kanina, no, yung binounsan natin kay Gold. No, so, dun, nakaiwan na yun dun. No, tapos yung mga resistance kasi as the market prints, ay, ba't nalumalabo yung ano ko? Aba, nagpiprint yung market ng mga candles, ina-adjust natin. No? Because we're following the structure. So, minumove natin. Here again, well and good, we will wait for the next key area. Ayan. So, kunyari, pagdating ulit dyan, isang mabilis, wait for short. Fast moves, no, yung mga mabilis na akyat kagaya ng ganito, meron yan retracement. Kahit konti. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng chance na lumabas dyan. Then, continuation. So, tingnan natin kung ano gagawin ni Bitcoin. So, hindi talaga, ano eh, how you predict the market. Because nobody, kapag gumalaw na. So, nakita nyo yung needle, no? So alam mo, meron na naipit. No? Nandiyan ka sa 5 minutes, nandiyan ka sa 1 minute. No? Alam mo na, meron na naipit dyan sa malakas na mobile entry. Alright. Paano nalalaman yung key area? Ayun, yun. Sinabi na natin. No? So, usually, mga highs and lows yan. No? Swing highs and swing lows. FTX kasi nabili nila ng, ano sabi mo? Laki ng bigay ni Ena sa launch pool. Oo nga. Ang laki ng bigay. Kasi mas malaki yung naka-stake ko sa BitGet kesa kay Bybit. Nagulat ako, halos po nagpapantayan lang sila ng bigay. Oo, kaya nakakatuwa. Pero parang may hanggang bukas pa yata ma-unlock, ma-unstake automatically. Sabi ni Tito Yuren, meron pa daw, baka meron pa daw pumasok. Kaya hindi ko na in-unstake, hindi ko pa nililipat sa APRS, no, kasi maliit nga yung ano, maliit, medyo maliit yung bigay kay APRS. All right. All right. Sige. Late na si Tito Ben. Eh, paki-bomba na yung likes, ha. Okay mga ating. All right. Ano to? Join us in our Discord server, sabi ni Guys Richard Landrito. Oy, naka-private yung server natin ngayon, Tito Richard pala. No, so, limited lang, limited edition ngayon yung Discord natin kasi ang daming scammer. Oh, ang dami po nila, no, pinuputakti po ng scammer yung mga bagong dating. No, so, kaya iniingatan natin. That's why yung Discord natin is invite only. Message nyo lang po ako if you want to enter. Libre lang naman yung Discord namin. Yung VIP lang yung meron, no, para to sa XNES. Copy trading natin. Ayan. Kuis Bernard. Bernardo Medina. Magandang gabi. Sino si TBMS? Ayan. Kuis Migs. Shoutout sa'yo. TBMS. Ha. Blessed evening sa'yo, Kuis Migs. Kamusta? Dahil kay Bayaw, kaya konti na silip kahapon. Napasarap tayo ng kwentuhan kahapon. No? So, parang ngayon, Bitcoin pa lang nasisilip natin. Solana, tsaka gold. No? Good evening, Kuis June. Kuis Gilson. Happy-happy yung mga nakakopy sa atin ngayong gabi. Kuya, kailan si... tapos na, 8:30. Ito, tignan natin na resulta.
Ayun, no, tapos na, tapos na. Better than expected. Mabilis lang yung galaw eh, no? Mabilis lang yung galaw. But merong hindi si Powell yung magi-speech, no? Pero Fed speech pa rin naman 'to. Pero ginawa nila medium, ha? Kung si Powell to, red to eh. High impact to eh. 8:45 naman yun. No? So, tapos na rin to. Tapos na rin. So, ongoing na to. Itong speech na to. Wala masyado. Wala masyadong galaw. No? So, inflation. Inflation ang nagpagalaw sa market natin. And most probably, humihina yung ano, salita ko. May banning na rin yata sa isang broker ng Forex, ang SEC, napanood ko sa isang YouTuber. Sa kuya, wag tayong masyadong maingay, no, para hindi tayo mapansin, no. Bakit? Eh small time lang naman tayo dito sa Xness, 'di ba? Broker 'yan. And I talked to the team. Sabi nila this one big difference with them, no, compared to other brokers. They are a liquidity provider, sila ng liquidity providers, no. So may sinabi siya eh, para mga malalaking banks yung nagpo-provide ng liquidity, all right, but they are their own liquidity provider, si Xness. So ganun sila kalaki, ganun kalaki yung liquidity nila, all right. Hanggat may pangsalok, sumalok, sabi ni Chris Christian Paul. Salok lang ng salok during this bull market. You'll never go wrong sa pagsalok, especially if it's a dip. No, wag. Kaya nga salok eh. Kaya salok ang tawag diyan. Kuya. Kaya salok ang tawag diyan. Kasi bumaba, sinasalok mo. Oo. Ngayon, pagka tipi, ang tawag natin sungkit. Oo, kasi ganito itsura. Pagka magtitipi ka, susungkit ka. Ayan, magtitipi ka dyan. Pagbaba, sasalo ka. Huwag kang sasalok dito sa ibaba. Wala kang masasalok dyan. Maiipit ka. Oo, makakalawit ka dyan. Masusungkit ka dyan. Parang mangga. Alright. Ang salok po, pag ganito, you buy the dips, guys. No? So, wag bolabs ng bolabs. Kumraduate na kayo kay sa Bayaw Zone, no? So tumawid na po kayo doon. Bull market na, bear market na naman sa susunod, no? Pagka hindi pa po kayo natuto dito sa cycle na to, meron na masusunod na cycle, kaya lang we do not know, no? So it might be more painful, no, than this cycle, especially if you're a newbie now. Hindi ka masyadong masasaktan kasi yung mga binibili mo, especially sa spot, I'm talking about spot, mga binibili mo eventually aakyat, maiipit ka lang, okay, nang hindi masyadong matagal kasi halving na. Ang problema, you're going to think na ang galing-galing mong mag-trade, and trading is easy, you will just buy and wait, no? Probably, lalo na kung hindi ka sanay magpaipit, maiinip ka. So on a bull market ay, let's say nakabili ka sa dip, or let's say nakabili ka dito sa pinakataas, 70-73, no, eventually aakyat yan. Tapos iisipin mo, ay ganun lang pala, madali lang pala mag-trade, no? Hindi ka na mag-aaral niya kasi magaling ka na, kumikita ka, lahat ng bilin mo kumikita, paldo ka palagi. Right, and that's normal. Imagine, sumasalok ka na, sabi ni Kuya, ang salok daw. So, salok, you buy the dip. Eh, mangangawit ka hanggang ubos na, wala ka na ma-deploy. Wala ka na mabunot na panalok. Diba? So, mag-aral ha. Importante, you buy the dip. Kahit po bull market, kahit na nakakalaya ka, minsan sinswertein ka, makakalaya ka. Kahit mali yung entry mo, no, but kasi baka maging habit mo, no, na hindi ka nag-aantay ng support, hindi ka nag-aantay ng dip, bumibili ka kasi nakakalabas ka naman, ay masakit na habit 'yon pagdating ng bear market. Sabi ni Kuis Danilo, tips niya daw, wag mo titingnan, hayaan mo, may magbalita, uy, tumaas na si BTC, nag 100k. Ayan.
Meron kami nakaka-meeting ni Tito G nung isang beses, no, kasama namin sa BBC. Ang ginawa niyang style, nakakalimutan niya yung password niya ng finance. Ang dami niya na bodega na BTC, hindi siya nakapagbato. No, hindi siya nakapagbato sa 30k sa 40k. Ayan, no, nung nag 70k, pinilit niya daw maalala yung password. Naalala niya kaya nakabato na daw siya. Alright, so it's also a good strategy, Kuis. Kasi pag silip ka talaga ng silip ng portfolio, at hindi pa po ito yung exciting part. No, kung ngayon, nabubulol na kayo sa sa pagtaas ng presyo ni Bitoy, pagdating po ng parabolic run natin, no, so you're up 5%, 10% araw-araw, ay talagang hindi, kada dilat ng mata mo, nakatingin ka na talaga sa cellphone. And that's normal. Normal po yun. No? So, kung mararanasan nyo po yun, pagdating ng parabolic run, ay alalahanin nyo po, hindi po kayo nag-iisa. Okay. Tapos, palaki ng palaki yung pangarap mong bibilhin. No? So, nouna, you're aiming for a 300 square meter lot dyan sa somewhere. No? Pagka parabolic na, nakikita mo na, 10% na araw-araw yung increase. You're aiming na for 1 hectare. 2 hectares. Okay. Ganun talaga. And that's normal. Ayun, nakatipi na malamang. So that's, ang naging tipi area natin kay gold, no, kung nag-trade tayo, is 1 minute MA100. Ganun po. 2, 3, 4, 6. Alright. Pasilip ng near. Sige, silipin natin. Ay, teka lang. No, oras na. Alas 9 na. Ano po meron? Bakit parang gusto na naman pabili ng Bitcoin? CPI is anyari. CPI po kasi ngayon. Alright, Nir. Iisa lang natin. Mag-Kuyang Nose tayo bago ko makakalimutan. Kuyang Nose for the night. Atid sa inyo ng BitGet. Ang sabi dito, no matter how much experience you have, there's always something new you can learn and room for improvement. Mula pa rin yan kay Kuyang Roy Bennett. Mga kuya, mga ating, no? So dito sa trading, no? Pwedeng matagal ka na, no? Pwedeng matagal ka na nagte-trade, you think you're that good, no? So kagaya ng sinasabi ko kanina, and kahit na sobrang dami mo ng experience sa trading, you should never stop learning. Okay? Upskill ka pa rin ng upskill. No, naghahanap ka pa rin ng improvement dun sa strategy mo. Why? Because the moment you stop, no, the moment you think that you are that good, that you are better than the market, you keep beating the market, no, that's a perfect ingredient, no, for your portfolio to go boom. Para masunog yung portfolio. Bakit? Sobrang ano mo na, sobrang kampante mo na dun sa strategy mo, no, and that will come, no, to our trading careers na boring na, paulit-ulit na lang yung ginagawa natin, no, but there's still something we can learn, eh, daily, no, so be open for new learnings, no, so kahit si Kuyang maraming natututunan sa inyo dun sa mga bata na nami-meet natin sa mga meetups, no, so hindi nga kami ngayon nga, late nga ako sa launch pool. Diba? Late ako dyan. Bakit? Dati hindi pinapansin. Okay na ako sa staking, sabi ko. So, nung nakita ko, okay pala yung launch pool. Kasi sabi nung anak ko, Dad, try mo yung launch pool. Sabi niyang ganun. May nag-post, nakabili ng kotse. Ah, talaga? Sabi ko, sige, subukan ko. Aba, okay nga pala. Okay? So, yung iba na natitisod natin sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Okay? Always look for improvement sa ating skills na meron. No matter how experienced we are, no, meron at meron po tayo matututunan. Yan ang ating Kuyang Nose for the night. Please follow, share for more. Hatid sa inyo yan ng BitGet. Ayan, balik tayo sa chart. Kalma lang kaya si Gold, Kuyang, pag bear market. Wala tong bull at bear market, Kuya. Tuloy-tuloy lang to, eh. Pagka kagaya niya, pagka nagkaroon ng gera, nagkaroon ng black swan, ng pandemic. Pero most of the time, ranging lang 'yan, no? So ngayon lang kasi syempre price discovery 'yan, and yun nga, incoming recession, Fed interest rates, no? So hindi pa mababaan, and
bricks na istorya, no, there's a threat with the US dollar, no, so yung mga gera, yung mga yan, no, pwedeng magpagalaw pataas kay gold. So nandoon niya sa VIP natin, no, so minomonitor natin yung mga ganyang klaseng mga balita. Magandang gabi sa mga nakatambay dyan sa Facebook page natin. Ayan, ha. Join Beat Ocean Park. Sige, silipin natin tong near. Okay, mag-buy sa 2330. Sa gold ba? Doon kasi tumalbog. Mga nag-aantay ng dip, baka ayaw nyo pa to, ha. Kung nagbobodega ka, yan, that's a good area to buy near. So that's a previous support. You can expect near to yan. So do not go all in kapag ka pumasok ka dyan kay near. So remember, nung sinasabi natin na magbodega ng near, the price was $1.31. So ng mga panahon na sinasabi natin na binobodega natin yan near, no? So during the bear market, no? And right now it's at $6, you buy the dip. This is the dip, no? Banda 6 point, first tranche, second, third, no? So bili lang ng bili for near, no? So no, tingin ko naman na prove na ni near, no, yung kanyang worth dyan sa portfolio nyo. So I have this also in my portfolio, senior, no? Target is 8.5 area, makakasalo ka dyan. Daily stocks, wala pa, hindi pa masyado sagad, no? So most probably pagdating dyan, sasagad na yung daily stocks natin for near. Sumusunod din to, sumusunod din to sa stochastics play natin. So eto, daan-daan yung pagbaba ni near. May trend line na. Okay. Tapos daan-daan yung pagbaba niya. Hindi bigla. Hindi niya binigla. You wait for the stochastics to go down. Pag nag-pull down yung stocks, wherever the price, no, so let's say nandito pala yung price, that's your first tranche. Then you wait for the next areas para magbodega na. Okay? Dahil sumusunod to si Nier. So kung makakita nga yung galaw ng CPI. Pero kanina, nung nakalabas ako ng 3 o'clock. Ay, kasi baka mapatrade pa ako dahil maganda yung galaw. Maganda yung galaw, no? So nagpapabalik-balik siya. And okay na. Okay na tayo. May minimum ba kapag happy trade sa'yo sa gold? 1K. Gandang gabi, Kuis Pandoy. Kamusta? Kamusta dyan sa Minahan? Oo, happy-happy ba? Oo. Saktong-sakto yung mga sniper area nyo, ha. Oo, trick pataas ng DXY. Silipin din natin yung DXY. Teka, ano ba yung sinasabi ko sa'yo? 2330 kay gold. Sige, eto. Ay, may lakad pala. Ayan, natipi na yan. That's a previous previous support. Layo na yan. 0.68 ay doon tumalpog. Okay. And it's not a bad idea, pero I want to explain this to you. Tinitingnan natin yung 2330 as a support kasi doon siya tumalbog. Okay, na mismo yung 2330 na area. Okay, ngayon doon pa nga rin tumatalbog, right? But if you will go, you're going to think about this. Okay, you look at the structure. Okay, you look at the structure, kuya. Noong unang talbog niya, dito, tumalbog. So, that's a good buy, 2330. Okay. And you have to remember, wala, may area ba tayo dyan? Okay, may area pala tayo dyan. May guhit akong dilaw dyan. That's a previous resistance. Ito. Tapos may mga trades dyan. Okay, that's a valid area. Okay. Kaya lang, okay, Na mismo to, hindi ka nakabili dyan sa bounce na yan. Okay? So, man, that's your entry one.
unang beses. Ngayon, iniisip mo kung okay pa ba. Let's say, nakalabas ka ulit. Pumasok ka dyan, tapos nakalabas ka ulit. Ganito yung naging itsura. Nakalabas ka dito. 2338. Tapos bumabalik na naman. Bumabalik na naman sa 2330. Ang gagawin mo, papasukan mo na naman yan dyan. Yan yung third time around. Ayan, ha? So, ganito, guys. No? Nung tumalbog siya sa unang pagkakataon sa 2330. So, maganda. Tumalbog eh. Okay? Kung nakatipi ka dyan, well and good. No? But, do not expect na yung pangalawang touch niya na pabalik ulit dito sa 2345. No? Kasi ang layo nun. Pabalik sa 2345. Bakit? Kasi if you will look dun sa structure, meron ka ng lower high. So, nag-low. Ito, galing na to ng high, lower high, lower high. Lower high ka na ulit po dito. Okay? So, yung bili mo dito sa yan, merong lower low. Papunta dito sa next. Sa next sniper entry natin, 2320. Pwede kasi dyan na papunta. So, sa pangalawang entry pa lang. But if you are lucky enough na nakabili ka dyan, nagtalbog ulit dito sa 2338, labas ka na po dyan. Okay? And that will be your another lower low. Now, pagdating ulit dito, 2330 ulit, pangatlong beses, papasok ka pa rin. So, for me, ito ay bad. Kumbaga yung probability mo na ng bounce, no? So remember, we are trading the reversal, ha. I'm talking about the reversal kasi coming from a steep, ito coming from a quick drop. Okay? Chances of reversal kapag ka po nagganyan na siya, lumiit na sa pangalawa, lalo na po 'yan sa lower high. Kasi kung magba-bounce po 'yan, magbabounce po yan, dito, yung pangalawang tama niya, babasag na siya dapat dito sa itong high na to. Eh, hindi niya po ginawa. Ayun na nangyari. Now, so, we are going to 2323 ba yan? 2320 area. Ayan, dyan naman natin hintayin. Nandyan naman yung sniper zone natin. Alright, no? So, ganun ulit. Hintayin mo ulit tumigil. Baba ka ulit ng 1-minute time frame. You wait for needles, you wait for needles and you enter pagka nagkaroon na naman ng green candle somewhere dito. So let's say sasagad niya dyan. Okay, previous support will be your resistance. Bakit? Pwedeng nandun yung susunod na lower high. Tapos bibili ka ba ulit dito? Baka hindi na naman mag-bounce. Susunod na naman, 2,300 na. Alright, yun lang naman. So, isa rin yan sa natutunan ko nung March. Ayan, so marami tayong takeaway doon sa, ano, sa journal natin. Ang dami kong mali kasi nung March. Talagang pinasakit po ang ulo ko nung March. April 10 pa lang ngayon. Lamang yung tulog ko ngayon. Alright, yun. Ayun muna tayo, mga kuya. So, I hope may napulot, no? Kasi, nung March. So, alis na share ko na po sa inyo lahat. So, ayan na, nagbabounce na po siya ulit. Galing sa key area natin. Right? Yan, and kahit yun na yan. Kung mag-tipi ka na dyan. O, bakit? Eh, pwedeng bumalik na yun ulit. Right? Ayun muna, mga kuya, mga ating. Salamat sa plan your trade and trade your plan. Siyempre, huwag kalimutan magpasalamat at ipagdasal yung mga gains natin. Gaano naman kalitian ano kalaki. Share natin sa mga mahal natin sa buhay. Keep on learning, mga kuya, mga ating. So, hindi dito natatapos yung inyong journey sa trading. Kahit na kumikita na kayo, you are consistent. So, you just need to find that opportunity to learn something. Kita-kits ulit bukas, mga kuya, mga ating. Bye! Stay safe!